Isang mainit na pagbati sa ating mga tagapakinig dito sa Itanong Mo kay Prof. Matunog ang Anti-Terror Act mula pa sa anyong bill nito mula sa Senado hanggang ratsyadahin sa Kongreso. Malapad at masidhi ang pagtutol dito ng mamamayang Pilipino, pero walang bisa ito para kay Duterte. Nang maisa batas, maraming mga grupo ang nag-file ng reklamo dahil sa paglabag umano ng Anti-Terror Act o ATA sa konstitusyon mismo. Ngayong naisa batas na ang ATA, lalo pang tumindi ang red tagging. Hindi pinalampas ni Parlade maging ang mga kilalang artista na malayang nagpapahayag ng kanilang mga saloobin hinggil sa kawalan ng katahimikan, katuwiran at hustisya sa ating bansa. Ngayong mayroon ng sinasalang na Implementing Rules and Regulations o IRR ang ATL, pag-usapan natin kung ano ba ang konkretong implikasyon at epekto nito sa mamamayang Pilipino. Para saan at para kanino ba ang Anti-Terror Act? Kasama natin ngayon ang Chair Emeritus ng International League of People's Struggles, walang iba kundi si Professor Jose Maria Sison. Magandang araw, Prof. Sison! Malab na makabayang pagbati sa inyo, Professor Raimundo, at sa lahat ng ating tagapakinig. Bilang panimula, Prof. Sison, ano po ang ibig sabihin ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng ATA? Ilinabas ito ng Anti-Terrorism Council para sa implementasyon ng Anti-Terrorism Act. Pagsasadetalye at tulong di umano sa pagpapatupad sa mga gagawin ng mga militar, pulis at mga tinaguriang law enforcement agencies sa arbitraryong paglilista at red tagging sa mga organisasyon at mga taong tawaging terorista dahil pinupuna at binabatikos nila ang mga patakaran at aksyon ng rehimeng Duterte na may katangiang tirano, traidor, berdugo at mandarambong. Primero, mag-red tagging at sisiraan nila ang pangalan at tangal ng mga salungat sa rehimen ni Duterte. Susunod ang pagdukot o pag-aresto na walang judicial warrant at pag-agaw ng bank account at ibang ari-arian. Aabot sa 24 na araw ang pwedeng pagkakulong, ang hinuli at may sapat na panahon na torture at paslangin ang inaresto at mag-imbento o di kaya ay sirain ang lahat ng ebidensya ng pag-aresto. Nagbatay ang Implementing Rules and Regulations sa labis na malawak at malabong definisyon ng terminong terorismo sa Anti-Terrorism Act at mga provisyon na labag sa 1987 Constitution ng reaksyonaryong gobyerno. Nagdagdag pa ang Implementing Rules and Regulations sa mga mas masamang provisyon na wala sa Anti-Terrorism Act na inaprubahan ng bulok na Kongreso. Nang agaw ang ehekutibo ng mga kapangyarihang hudisyal at lehislatibo. Pinalawak halimbawa ang lisensya ng Anti-Terrorism Council na magpasyang terorismo ang paggamit ng mga demokratikong karapatan at kalayaan na mag-isip ng malaya, magpahayag, magtipon, mag-aklas at magprotesta. Pwedeng arbitraryong magpasya ang Anti-Terrorism Council na terorismo ang paggamit ng mga karapatang sibil at pampolitika na nakasaad sa konstitusyon. Lalong pinarami ang dahilang mga resto ng arbitraryo o walang batayan. Dinagdagan pa ang mga uri ng malayang ekspresyon tulad ng creative, artistic o cultural na pwedeng masaklaw, lalo ring pinaigpit ang matagal at abusadong pagkulong sa mga inaresto. Marami pong tumututol dito. Ano po ba ang epekto nito sa mamamayan, Prof. Sison, kung gagamitin na ang IRR ng Anti-Terror Act? Maraming tumututol sa Anti-Terrorism Act at Implementing Rules and Regulations nito dahil sa labag ang mga ito sa mga civil at political rights ng mga mamamayan na nakasaad sa Constitution. Batay lamang sa suspicion o malisya ng mga nasa rehimeng Duterte, pwede ka nang i-red tag at siraan ng pangalan. Pagkatapos, arestuhin ka at agawan ka ng bank account at ari-arian ng walang judicial warrant.
Sa maraming kaso, papatayin ng mga nasa kapangyarihan ang inaaresto dahil sa pagtakpan nila ang mga krimen nila sa pag-torture, pangingikil at pag-agaw ng mga bank account at ari-arian. Pwede kang itago at ikulong hanggang 24 na araw. Sa mahabang panahon ito, pwede kang itorture, paslangin, katayin at sirain ang ebidensya ng kriminalidad ng mga nasa kapangyarihan tulad sa Oplan Tokhang. Wala kang akses sa pamilya mo at abogado, inalisan ng husgado ng karapatan na makialam sa pag-torture at pagpatay sa iyo ng mga berdugo. Ilalantad ang pangalan mo sa mga pahayagan kahit walang sapat at mabisang pagkakataon na questionin ito. Pinahihintulutan ang pagkakulong ng walang asunto sa korte labas sa nakatakda sa umiiral na batas na sa pamamagitan ng simpleng aplikasyon lamang sa Anti-Terrorism Council. Pinahabang panahon na dapat magbigay ng abiso sa korte kapag ikaw ay nahuli. Binabaan ang pamantayang legal sa pag-aresto. Pinalawig ang saklaw ng material support at binihag ang sino man lamang ang pwedeng magsagawa ng humanitarian activities sa diskresyon ng Anti-Terrorism Council. Napag-alaman na ng sambayanang Pilipino kung paano ginamit ni Duterte ang mga pulis at ang bogus war on drugs para magpayaman sa drug trade at pumaslang ng higit sa 30,000 na biktimang mahihirap. Dahil sa Anti-Terrorism Act at implementing rules and regulations nito, ganap na pasismo ang iiral. Mas masahol pa ito sa diktadura ni Marcos. Pwedeng patayin ng militar ang lahat ng pumupuna kay Duterte. Ginawang ganap na inutil ang mahusgado at walang magagawa ang mga pamilya na maghabol habang pinahihirapan at kinakatay ng ang inaresto. Pati pamilya at abogado nito pwedeng paratangan na sangkot din sa terorismo. Guilt by association ang iiral at wala ng due process na batay sa ebidensya. Ano ang inyong pagtingin, Prof. Sison, na ayon sa IRR ay may kapangyarihan ang Anti-Terror Act na isapubliko ang mga pangalan ng mga hinihinala nilang mga terorista na individual o grupo, kahit hindi pa napapatunayan ng Estado kung talaga bang mga terorista o di umano'y may kaugnayan sa terorismo, bibigyan daw ng 15 araw para sila ay maghabol at alisin ang kanilang mga pangalan sa listahan. Napakasama na sa ilalim ng Anti-Terrorism Act at implementing rules and regulations, pwede kang ilista na terrorist at gagawin kang target ng paninira at conviction by publicity. Sisiraan ang dangal mo ng military cyber at DDS troll army. Gagamitin nila ang corporate mass media at social media. Pagkatapos, tulad sa Oplan Tokhang, target ka ng pagdukot, pagsamsam ng ari-arian at pagpaslang ng mga death squad na militar, polis o paramilitar. Sandali lang magagawang impyerno ng rehimeng Duterte ang buong Pilipinas. Palulubay ni Duterte ang krisis sa ekonomiya dahil sa labis-labis na pandarambong niya at pagpapakain ng pera ng bayan sa mga brutal at matatakaw na general. Gagamitin niya ng walang humpay ang militar, pulis at paramilitar para patayin ang mga salungat sa kanya. Sa ganitong kalagayan, tiyak na nababalikwas ang masang Pilipino at ibagsak nilang pasistang rehimen ni Duterte tulad ng ginawa nila sa pasistang rehimen ni Marcos. Ngayon pa lang, kumikilos na ang malawak na masa sa kalunsuran at kanayunan para labanan ang rehimen Duterte. Nasukdulan ang pagiging tirano, taksil, perdugo at mandarambong. Ang Anti-Terror Act ay bahagi ng programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAC at pinangungunahan ni Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Ano po ang masasabi ninyo sa NTF-LCAC, Prof. Sison? Si Duterte mismo ang pinuno ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC at ang Anti-Terrorism Council na likha ng Anti-Terrorism Act. Si General Parlade ay national spokesman, bungangero, butangero at berdugo tulad ng amo niyang si Duterte.
naunang binuo ni Duterte ang NTFLCA para todasin daw ang armadong revolusyon ng sambayanang Pilipino sa lahat at sa anumang klase ng panlilinlang at pandaras. Laging palpak ang gawa nitong NTFLCA, lalong lumakas ang kilusang revolusyonaryo. Magaling lang magnakaw at matulog ang sakiting commander-in-chief. Magaling lang din kumain ng pera ng bayan ng kanyang mga general. Sabi ni Duterte na pinapakain niya ang mga walang hiyang ito. Ngayon, naisipan nilang magkaroon ng Anti-Terrorism Act na nagbibigay lisensya sa kanila na manakot sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng malawakang red tagging, pagkidnap, pagtorture at pamamaslang. Sinamantala nila ang COVID-19 pandemic para i-railroad sa Kongreso at pirmahan ni Duterte. Ito ngayon ang principal na instrumento niya sa pagpataw ng pasismo sa Pilipinas. Napaka-vocal po ni Parlade na paratangang mga NPA ang sa tingin niya ay kalaban ng gobyerno, gaya ng Makabayan Bloc, mga organisasyon ng iba't ibang sektor, at kamakailan ang pag-red tag kina Liza Soberano, Catriona Gray, Angel Oxin at ang kanyang kapatid at si Attorney Nery Colmenares. Ano po ang inyong masasabi kay Lieutenant General Antonio Parlade Jr.? Nasabi ko ng buwangero si Parlade, tulad ng amo niyang Duterte, siya rin ay buwang at berdugo. Silang tunay na terorista na nananakot sa mga mamamayan at silang promotor ng mga pagdukot, pag-agaw sa pera at ari-arian, pag-torture at pagpaslang sa napakaraming biktima ng mga oplan hanggang sa kasalukuyang paggamit ng Anti-Terrorism Act. Madaling mag-akusa si Duterte, Anyo, Parlade at iba pang opisyal ng NTFLCAC at Anti-Terrorism Council na terorista ang anumang organisasyon o sino mang tao na sa tingin nila ay kaaway ng brutal at bulok na gobyerno nila. Naging target ng paninira at pagbabanta nila ang Makabayan Bloc at mga organisasyon ng iba't ibang sektor. At tinarget nila kamakailan lamang mga celebrity na sina Liza Soberano, Catriona Gray, Hinggil Loxin at ang pamilyang Colmenares. Ipinakita ni Parlade na kahit sino pwedeng palitawin na terorista ng mga pasista. Ganyan ang imbing katangian ng mga pasista, mga tunay na terorista. Makakita man sila ng anumang ugnayan, legal o biological, sa mga salungat sa mga krimen na ginagawa nila, palilitawin nilang terorista ang ugnayan ng mga salungat sa kanila at pagbabantaan nila agad ng kamatayan. Primero, pinuna ni Defense Secretary Lorenzana na maluwag ang dila ni General Parlade sa red tagging kina Liza Soberano, Catriona Gray, Angel Oxin at pamilyang Colmenares. Pagkatapos, nagdueto sila Lorenzana at Parlade na kayo raw ang unang ng red tagging sa Gabriela at iba pang legal na organisasyon na pambansa demokratiko. Ano ang tugon nyo sa paratang ng dalawa? Sinagot ko na ang dalawa. Tinawag ko silang estupido at mapanlinlang. Tinawag nilang red tagging ang kabaligtaran ng ginawa kong pagtatangi o pag-differentiate ko ng forces of the Armed Revolutionary Movement at legal forces ng National Democratic Movement sa isang talumpati ko sa Brussels, Belgium noong 1988 pa. Sinabi ko rin may convergence sa mga puwersang ito, iba pang puwersa ng oposisyon, Simbahang Katolika at Makati Business Club sa pagpapabagsak sa diktadurang Marcos noong 1986. In-splice sa video yung pagtukoy ko sa legal forces of the National Democratic Front para palitawin ng militar na sinabi kong mga front ito ng National Democratic Front of the Philippines. Merong 37 petitioners po ang tutol at laban sa Anti-Terror Act. Magkakaroon ng oral arguments at dedesisyonan ang schedule sa kalagitnaan ng Nobyembre. Sa tingin niyo po ba, Prof. Sison, maipagwawagi ng mga petitioners ang kanilang laban sa Anti-Terror Act? Makatarungan at alinsunod sa konstitusyon
na magwage ang 37 petitioner. Pero problema na karamihan sa justices ng Supreme Court ay palasunod kay Duterte sa ilang importanteng kaso sa nakaraan. Hindi ako magugulat kung palulusutin nila ang Anti-Terrorism Act. Masamang palatandaan na hindi maagap kundi matumal ang pagbibigay daan nila sa mga petisyon kahit man lang sa kahilingan sa kagyat na temporary restraining order o status quo ante order. Dapat mahiyang mga justices sa sarili nila. Inaagawan na sila ng judicial power ng executive branch. Garapal na linalabag ng Anti-Terrorism Act ang konstitusyon. Labag ito sa mga civil and political rights ng mga mamamayan, pati na sa mga tungkulin ng judicial branch. Hindi rin ako magtataka kung itaguyod ng Korte Suprema ang power nitong magpasya laban sa mga unconstitutional provisions ng Anti-Terrorism Act at implementing rules and regulations. Ano po ang inyong mensahe sa mamamayang Pilipino ngayong ambanta ng warrantless arrest at designation sa ilalim ng Anti-Terror Act ay nakaumang na po? Ang sabayan ng Pilipino ang soberanong kapangyarihan sa Pilipinas. Tungkulin nila sa sarili na manindigan laban sa paglabag sa kanilang mga civil at political rights. Kanilang soberanong karapatan at nasa kanilang kapangyarihan at kapakanan na labanan ang mga nasa reaksyonaryong gobyerno na nangaapi at nagsasamantala sa kanila at gusto pang magpataw sa kanila ng garapal na pasismo o terorismo ng Estado. Umaasa ko na sa lalong madaling panahon magpakita ng makabayang giting at lakas ang masang Pilipino para labanan at tapusin ang mga garapal na krimen ng rehimeng Duterte sa pagiging tiranikal, pagtataksil, marami ang pamamaslang at pandarambong. Maraming salamat, Prof. Jomal Sison, para sa inyong pagtalakay ng ATL bilang isang batas ng Estadong mapaniil ng laya ng bayan at kumakaharap sa isang matinding ekonomikong krisis. Maraming salamat kay Professor Raimundo at sa lahat ng tagapakinig. Umaasa ko sa patuloy na interes ninyo sa programang ito. Alamin ang mga mahalagang isyu sa ating bayan at laging handang lumahok sa pagkilos ng masang Pilipino para sa pambansa at panlipunang paglaya. Abangan ang susunod na panayam. Mabuhay kayo! Mabuhay tayong lahat! Tunay na sa panahon ng matinding krisis, may dalawang posibleng kahihinatnan nito: ang paglala ng panunupil habang papatindi ang krisis o ang pagbabalikwas ng mamamayang Pilipino laban sa terorismo ng Estado. Sa aking palagay, ay marami na sa inyong naghahangad na makapagtipo ng sapat na lakas sa lahat ng anyo nito upang tapusin ang tiranya sa bansa. Ito po si Sara Raimundo, guro sa Universidad ng Pilipinas at kasama nyo mula sa bagong alyansang makabayan o bayan. Mabuhay ang sambayanang nakikibaka!